Riripilan ko nga pala yung bigasan namin mga meses. Binawasan ko muna yan para mabuhat ko siya at hindi masyadong mabigat. Pero kahit binawasan ko, ang bigat pa rin mga meses. At napagod nga ang meses, char. Maaga na naman nga nagising si Malia at ayan nga nagtotoyo na agad mga meses dahil iritang irita siya dahil hindi niya maisuot ng tama yung chinelas niya. Naisipan ko nga mga meses, magluto na lang ako ng almusal namin. Siyempre yung itlog ni Mr. at ni Elijah mga meses hindi mawawala, tsa. Iluluto ko nga pala itong pusit na binili ko kagabi mga meses. Pinalamanan ko lang siya ng kamatis at sibuyas at tinimplahan ko ng magic sarap at bechin at paminta. Kami lang naman ni Mr. may gusto niya kasi yung mga bata ayaw talaga ng pusit. Kaya nilutuan ko lang sa ibang ulam mga meses. Sinangag ko na nga rin pala yung tira namin kanin kagabi mga meses. Sinagyan ko lang siya ng tira kong mixed vegetable sarip. After namin kumain mga meses, naisipan kong gumawa ng ice cream dahil mainit na ang panahon ngayon, kailangan na natin kumain ng malamig. Kung ingredients lang itong kailangan natin mga meses, kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang unang ingredients natin mga meses ay 6 na cream o dahil 4 lang nabili ko na cream o sa tindahan, nagdagdagan ako ng 2 Oreo pero depende sa inyo kung anong gagamitin nyo talaga. Ang pangalawang ingredients natin mga meses ay itong Alaska Crema Asada. Kahit anong brand mga meses, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Mas nakakatapid pag ang ganito mga meses kaysa bukod ang bibilan mo na condensed at Nestle cream, lalo ngayon ang mahal-mahal na ng Nestle cream mga meses. At dahil wala akong mixer mga meses, mano-mano ang peg natin. Pahaluin lang natin siya ng mga 3 million years mga meses hanggang sa magkakulani yung kilikili natin. Char! Haluin lang natin siya mga meses hanggang sa mag-double size na siya. Kapag ganyan na siya, okay na yan. Next natin mga meses yung cream o dudurugin lang natin siya at dahil wala akong ziplock na bag mga meses, gumamit lang ako ng plastic labo. Pagtsagaan ko ano ang nandiyan kasi kahit ano naman gamitin mo, pwede na yun basta mahalaga madurog lang natin yung cream o. 4 na cream o nga pala yung dinurog ko mga meses at isang Oreo. Tinara ko yung isang Oreo dahil ipang tatoppings ko mamaya. Dudurugin lang natin siya kahit hindi masyadong pino mga meses, depende sa inyo kung anong gusto niyo. Pwede rin naman kahit durog na durog. Ngayon durog lang yung ginawa ko mga meses para kahit paano makain pa kami na buo-buo. After nyan mga meses, ilalagay na natin sa ating crema asada itong dinurog natin cream o at Oreo. Pero depende sa inyo mga meses kung gaano karaming cream o Oreo ang gagamitin nyo. Pero sa isang lata ng crema asada, okay na yan kahit na 6 na piraso lang mga meses. Hahaluin lang natin siya ng mga 3 million years. Cookies and cream nga palang flavor ng gagawin kong ice cream mga meses. Kapag ganyan ang texture mga meses, pwede na yan. Ganto kaliit nga palang canister ang napili kong paglalagyan mga meses. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay or kung gaano kalaki ang paglalagyan nyo. Hahatiin ko lang siya sa 2 mga meses para 2 yung magawa ko na ice cream. After nyan mga meses, nilagay ko na yung kaninang tinira ko na Oreo. Dinurog ko lang siya ng medyo maliliit. Kung gusto nyo ng mas marami mga meses, pwede kayo gumawa ng magkahiwalay na condensed sa isang pack ng Nestle cream. Pero mas mapapamahal kayo lalo ngayon ang mahal-mahal na ng Nestle cream. Pero kung katulad ko kayo nagtitipid, pwede na yung crema asada kahit hindi ganun karami. Ang mahalaga, makakagawa ka pala ng ice cream dyan. Char! Ito na nga pala yung pangalawang canister mga meses. Nagbudbud nga rin pala ako yun ng tira kong Oreo. Papatigasin ko lang siya sa rep namin mga meses. Pero pag tumigil siya, hindi siya yung parang yelo. E di pag ganun katigas para kang gumawa ng ice cream din nun mga meses, char. At ayun na nga mga meses, tinakpan ko lang silang 2 at idarap ko sila ng 2 hours. After 2 hours ng pagpapatigas mga meses, ito na ang ating finished product. Tignan nyo mga meses, yung tigas niya ay hindi parang yellow, makreamy siya. At dahil kayo na ba naghihintay sa ate Elijah at si Malia, lalagyan ko na sila mga meses. Tignan nyo naman mga meses, sobrang creamy niya. Sure na magugustuhan din to ng mga junakis nyo. 2 ingredients lang meron ka ng ice cream. Tinikman ko na pala yan mga meses, saktong-sakto lang yung tamis niya at tamang-tama sa mainit na panahon. At ayan na nga mga meses, oras na para tikman ng aking mga junakis. Pero na-realize ko na parang mali ako ng desisyon na pinilaguan ko muna sila bago ko sila pakainin. Magdudumi pa pala sila mga meses, lalo to si Malia. Pero okay lang, mahalaga, masaya silang kumakain. Ayun lang, salamat sa panonood!